Sinasabing ang kaso ng chronic kidney disease, lalo na yung mga nangangailangan ng dialysis, ay tumaas ng mahigit 5% sa nakaraang 5 taon. Ako si Dr. Alson Cavarez, isang board-certified nephrologist ng Philippine Society of Nephrology at internist ng Philippine College of Physicians. Ako po ay isang nephrologist sa Hospital ng Maynila Medical Center. The incidence of chronic kidney disease is indeed alarming. About 800 million people around the world is affected by CKD, with 3.1 million deaths attributable to renal dysfunction. Every hour, there will be one Filipino that will develop CKD. This accounts to about 7 million Filipinos having CKD in 2021. And in Asia, we are accounting to about 25% of the total CKD in the whole Asia. So may mga risk factors tayong na-identify para masabi natin ng isang tao ay mayroong risk na magkaroon ng chronic kidney disease. Isa na nga dyan yung pagkakaroon sa pamilya ng mayroong sakit sa bato. So ang pagkakaroon halimbawa ng nephrolithiasis, polycystic kidney disease, na hindi naalagaan ay maaaring magdulot ng chronic kidney disease. Ang mga pasyente din na mayroong mataas na blood pressure, mataas na sugar, obesity, sakit sa puso, mga naninigarilyo, at ganun din ang mga taong may edad na 60 years old pataas ay may increased risk na magkaroon ng chronic kidney disease. We encourage each and every one of us to take part in taking care of our kidneys. Totoong ang malusog na bato ay abot-kaya ng bawat Pilipino kung sama-sama natin itong ipaglalaban.